What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupet na kwentong ito, ay isang mabilisang channel promotion muna para sa kapatid natin sa community. Siya po ay walang iba kundi si kapatid na Nikki ng Twisted Mind. Inaanyayahan ko po kayong tumalo sa kanyang channel at pakinggan ang mga kwentong maghahatid sa inyo ng gimbal, takot at kilabot na hango sa mga totoong buhay ng mga totoong tao. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga kwento ni Twisted Mind. Anyway, umpisahan natin ang aswangan. Ako si Jana, 25 years old, isang modelo. At ito ang aking kwento. Masasabi kong isa ako sa masaswerteng pinagpala na magtaglay ng napakaamong mukha. Perpektong hubog ng katawan at mala porselanang balat. In short, may kagantahang angat sa karamihan. May alindog na mahirap tanggihan ng kahit sino mang kalalakihan. Masasabi kong tagumpay ako sa pinasok kong larangan dahil gabi-gabila ang aking mga projects at naguunan pa ang mga kumpanya para lang mai-endorse ko ang produkto nila. Sa buhay pag-ibig naman, hindi ko talaga priority yan. Hindi ko alam. Pero parang wala talaga akong interest pagdating sa mga bagay na yan. Hindi ko rin naman masasabi na lesbian ako kasi hindi naman ako na-attract sa mga kapwa ko babae. Siguro nag-i-enjoy lang talaga ako sa ginagawa ko kaya hindi ko nabibigyan ng pansin ang love na yan. Kung manliligaw naman ang usapan, sa totoo lang, hindi ko sila mabilang. Isa pa, bantay sarado rin sa akin si mama. Bago pa may makaporma sa akin, ay kailangan munang dumaan sa kanya. Hindi ko naman masasabing dahil sa kanya, kaya wala pa akong boyfriend. Siguro, hindi pa talaga napapanahon. Meron din namang mga maliligaw na nakakapasa sa panlasa ni mama. Pero pagdating sa akin, ay busted na agad. Hindi ko na mabilang kung ilang lalaki na ang nabigo na makuha ang matamis kong oo. Hindi naman ako man-hater. Sadyang hindi pala siguro dumarating ang katapat ko. Sa dami nila, ni isa ay wala akong mapusuan. Ngunit may isang bukod tanging manliligaw ang naiiba sa kanila. Yon ay si Jacob. Sa totoo lang, siya ang pinaka kinabibisitan ko sa lahat ng manliligaw. Sobrang kulit nito. Sadyang ayaw sumuko. Minsan nga, nawiwirdohan na talaga ako sa kanya. Nagbabanggit pa ito na kami daw ang tinadhana. Tawang-tawa talaga ako sa mga banat niya. Hindi ko alam kung seryoso talaga siya o nagpapatawa lang. Kasi kung nagpapatawa siya, ay talaga namang bumenta. Kung seryoso naman siya sa mga sinasabi niyang yon, nakakatawa pa rin talaga. Araw-araw, ay hindi nagbimintis si Jacob sa pagpapadala sa akin ng kung ano-anong regalo. Flowers, chocolate cakes, pagkain at iba pa. Sa totoo lang, madalas ay tinatapon ko lang naman ang mga yon. O kung hindi naman, binibigay ko na lamang yon sa PA ko. Kung sa akin hindi siya pasado, lalo na kay mama, ayaw na ayaw niya kay Jacob. Weirdo daw ito. At isa pa, hindi niya kilala ang pagkatao nun. Masyado daw itong misteryoso at madalas ay bigla-bigla na lang nasulpot kung saan-saan. Makailang beses na rin itong binara at pinagsabihan ni mama, pero sadyang makulit to. Madalas ay sumasalisi siya kapag hindi ko kasama ang aking ina. Minsan
pinapaabot na lamang nito ang kanyang mga regalo para sa akin. Sa sobrang tagal niya nang naliligaw, hindi ko na namalayan na 1 year anniversary na pala mula nung unang araw na sinuyo niya ako. Yun kasi ang sabi niya. Tuwang-tuwa talaga ako. Pati pala sa paniligaw, may anniversary na rin. Jacob, kailan ka ba magsasawa sa paniligaw mo sa akin? Dati ko pa sinabi sa'yo na malabong maging tayo. Hinding-hindi ako magsasawang suyuin ka, Jana. At sana hindi ka rin magsawa o makulitan sa paniligaw ko sa'yo. Sana hayaan mo lang akong gawin to. Ay nako, basta sinabihan na kita. Ayokong isipin mo na pinapaasa lang kita. Jacob, wala kang aasahan. Pasensya ka na. Tulad ng madalas kong sabihin, handa akong maghintay kahit pasabihin mong walang pag-asa. Sobrang tibay talaga ng lalaking ito. Nakakabwisit na nakakatawa. Anyway, dumako naman tayo sa isa ko pang manliligaw na si Hector. Malayong malayo ito kay Jacob. Ang datingan kasi nito ay parang isang politiko. Yung tipong hindi nawawalan ng bodyguards. Sa totoo lang, makailang beses ko na din itong binasted. Pero sadyang mapilit din ito. Minsan nga, kinakabahan ako. Kasi feeling ko, walang gagawing matinutong taong to. Ay, ang sakit na sa ulo. Ito ang isa sa mga disadvantage na natatamo ko sa kabila ng mga biyayang kaloob sa akin ng taas. Isang araw, ginabi na ako ng uwi. Ang tagal kasing natapos ng isang photoshoot na ginawa namin. Isa pa, bago lang yung PA ko. Kaya hindi pa kabisado ang mga dapat gawin. Nakakaasar nga eh, kasi 3 buwan na mula nung umpisa siyang magtrabaho sa akin. Eh wala eh, parang walang natututunan. Eh napakasimple lang naman ng trabaho niya bilang alalay ko. Hindi naman siya pagod. Madalas ay nakaupo lang din. Kung bakit naman kasi nagkasakit yung dati kong alalay na si Melay. Kapag yun ang kasama ko, halos wala na akong masyadong isipin. Lalo na sa mga schedules. Naawa lang ako sa kanya kasi bigla siya nagkasakit. Tapos unti-unti na rin nag-iba yung ugali. Ewan ko ba dun? Parang nababaliw siya at unti-unting nagiging weirdo. Yung bandang huli, halos para na itong mangangagat. Mabuti na nga lang at agad siyang sinundo ng pamilya niya. Dinala daw dun sa probinsya nila. Sabi sa akin, doon na daw ito magpapagaling. Lumipas pa ang 1 linggo. Walang pagbabago. Aanga-anga pa rin talaga itong bago kong PA. Ang pangalan niya pala ay Tinay. Isang gabi, mga 11 PM na kami nakauwi ni Tinay. Napansin ko, may kakaiba sa kilos niya. Maghapon siyang tahimik, tapos parang nanghihina. Actually, ilang araw ko na napapansin sa kanya yon. Pero nang gabing yon, ay talaga namang sobrang lala na. Pag-uwing pag-uwi namin, ay kaagad itong dumiretso sa likod ng bahay. Kitang-kita ko, nagsusuka siya malapit sa pader. Nang lapitan ko siya, ay nanindig ang balahibo ko at talaga namang nadiri ako na sobra. Nang makita ko na sobrang dami nitong naisuka. At hindi lang yon basta suka. Kulay itim ito at may napakasangsang na amoy. Grabe, hindi ko na kinaya ang eksenang yon. Napagpasyahan kong tumawag na ng ambulansya. Kasi baka dito pa sa bahay abutin tong si Tinay. Bago pa man may sumagot sa kabilang linya, ay nagulantang ako nang biglang sumulpot sa aking harapan si Tinay. Nalilisik ang mga mata nito na parabang napapaliw na din. Nakakadiri ang bibig nito kasi ang daming laway na tumutulo, parang asong ulol. Gantong-ganto din ang nangyari kay Melay. Hindi ako maaari magkamali. Hindi ko nga malaman kung bakit nagkaganito sila. Ano ba talaga ang nangyayari? Halos mawalan ako ng ulirat.
nang akmang susugod na si Tinay sa akin. Aatakihin niya ako. Hindi ko na nakuha pang tumakbo at napapikit na lang ako. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi ko na namalayan ang mga sumunod na kaganapan. Basta, nakarinig na lang ako ng mga sunod-sunod na pag-angil. Ang buong akala ko ay yun na ang katapusan ko. Ngunit laking gulat ko nang imulat ko ang aking mga mata mula sa pagkakapikit ay natanaw ko ang nakalahad na kamay ni Jacob. Dali-dali ko namang inabot ang kamay niya. Damang-dama ko ang kakisigan ng braso niya nang bahagyang mapakapit ako doon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero nakita ko ang katawan ni Tinay. Nakahandusay na yon sa sahig. Agad naman pinaliwanag ni Jacob na nawalan lamang daw ito ng malay. Dugtong pa niya ay huwag na daw ako mag-alala. Ligtas na daw ako. Pero hindi ko pa rin mapigilan ang panginginig ng buo kong katawan sa sobrang pagkagimbal. Kitang-kita yun ni Jacob, kaya't para maibsan ang takot na aking nadarama ay bahagya niya akong niyakap. Sa puntong yon ay napayakap na rin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, naranasan kong makayakap ang isang lalaki. Dama ko ang matipunong katawan ni Jacob at sa kanyang bisig ay napayapa ako. Alam kong ligtas ako doon. Napabalikos na lang ako ng pagkakabitiw sa kanya nang dumating si Aya Biring. Nagising ito sa komosyon na naganap kanina. Kasunod niya na rin si Mama. Galit na galit sila nang makita si Jacob. Agad na sinigawan ni Mama ang binata. Pinagbintangan niya pa itong may ginawang masama nang makita nila ang nakandusay na katawan ni Tinay. Kagad niyang tinaboy si Jacob at nagbanta pang tatawag ng pulis kung hindi ito aalis agad. Hindi na nagawang magpaliwanag nito at mabilis na lamang nilisan ang aming bahay. Kahit ako ay hindi na nagawang magpaliwanag agad dahil nasa state of shock pa ako that time. Kinabukasan ko pa na ipaliwanag kila Mama ang mga nangyari. Ang sabi naman ni Yaya Biring ay napauwi niya na daw si Tinay. Ipinasundo niya daw ito sa isa sa kanyang mga kamag-anak. Ang sabi ko, bakit hindi idiniretso sa ospital o kung kailangan ay sa mental institute para malapatan ng kaukulang lunas? Hindi agad nakaimik ang matanda, bagkos ay nagbitaw na lamang ito ng ilang kataga. Ayon sa kanya, hindi daw doktor ang kailangan ni Melay at Tinay, kundi isang manggagamot. Mag-iingat daw ako palagi. At kung maaari, ay huwag akong basta-basta kakain ng kahit anong pagkain sa labas. Magbaon na lang daw ako ng pagkain niluto niya sa tuwing aalis ako ng bahay. Sa totoo lang, nawirduhan ako sa mga sinabi niya. Manggagamot? Doktor? Anong pinagkaiba nun? Sa loob-loob ko, anong connect? At saka, anong connect ng pagkain? Si Mama naman ay medyo napahiya nang naipaliwanag ko ang mga nangyari kagabi. Pero agad din naman itong kumambyo. Ah, basta. Ayoko pa rin ang dumidikit-dikit sa'yo ang Jacob na yan. Maliwanag ba, Jana? Si Mama talaga. Sa bagay, sanay na ako sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw. Nagtaka ako kasi halos hindi ko na nakikita si Jacob. Himala. Natakot yata sa banta ni Mama. Sa kabila nun ay may isa pa akong problema. Si Hector. Lalo kasi itong naging agresibo sa panliligaw. Dumating na nga sa punto na hindi na halos ako makapag-concentrate sa trabaho. Nai-intimidate na ako sa kanya. Isang beses ay kinulit ako nitong impitahan sa isang okasyon. Kaarawan daw ng kanyang ina. Tulad ng dati ay mariin ang pagtanggi ko dito. Bahagya akong kinabahan nang nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito nang marinig niya ang pagtanggi ko. Bigla na lamang itong tumalikod at naglakad papalayo
nang walang paalam. Nang araw din na yon, ay muli na naman kaming ginabi sa pag-uwi. Si Mama na ang kasama ko that time kasi wala pa akong nakuhang bagong PA. Siya na rin ang nagmamaneho ng kotse kasi saktong nakalive ang driver namin na si Mang Estong. Kasalukuyan naming tinatahak ang madilim na daan pauwi sa aming bahay nang biglang may humarang na mga kalalakihan sa makipot na kalsadang aming tinatahak. May mga hawak itong matataas na kalibre ng barel. Abot-abot ang kabog ng dibdib namin ni Mama. Takot na takot kami that time. Lalo pa, dalawa lang kaming magkasama. Nang lingunin namin ang likuran ng aming sasakyan, ay napansin namin ang isang SUV na nakabuntot sa aming kotse. Iniluwa na sasakyan na yon si Hector. Sapilitang kaming pinababa at kinalagkad ng mga tauhan niya. Iyak ako ng iyak that time at walang humpay na nagmamakaawa sa kanya. Hector? Anong gagawin mo sa amin? Parang awa mo na, huwag mo kaming sasaktan ni Mama. Sabi ko naman sa'yo, Jana. Wala akong ginusto na hindi ko nakuha. Wala eh. Masyado kang pakipot. Ayaw mo ng santong dasalan. Kaya eto, papaspasin na kita. Wala na kaming nagawa ni Mama nang isakay kami ng mga tauhan ni Hector sa loob ng SUV. Dinig na dinig ko ang mga halakak nila na talaga namang nagdulot ng kilabot sa buo kong pagkatao. Nang mga sandaling yon, kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. At lahat ng iyon ay purong takot. Maya-maya pa ay nagulat na lamang kami ni Mama nang marinig naming tila nagsisigawan ang mga tauhan ni Hector na nasa labas ng sasakyan. Nadagdagan pa ang pagkasindak naming mag-ina nang biglang nabasag ang windshield ng SUV na sinasakyan namin. Sumambulat mula doon ang isang tauhan ni Hector papasok sa dashboard. Napansin ko ang pagkagulat sa mukha ng mga kalalakihang kasama namin sa loob ng sasakyan nang makita nila ang duguan nilang kasamahan. Mabilis na nagsipagbabaan ang mga ito, tanga ng kanilang mga baril. Tanging si Hector lamang ang naiwang kasama namin sa loob. Kasunod nun ay umalingaw-ngaw na ang sunod-sunod na pagputok ng baril. Nasundan pa yon ng malalakas na pagpalahaw ng mga kalalakihang nasa labas. Makalipas ang halos isang minuto, saglit na nangibabaw ang katahimikan. Sabay-sabay kaming nagulat nila Mama at Hector nang biglang bumukas ang isang pintuan ng sasakyan. Kaagad naman itong pinaputukan ni Hector. Tila bumaril lang sa hangin ang takot na damuho. Patuloy nitong kinakalabit ang kanyang tanga na barel, ngunit wala na itong bala. Maya-maya pa ay biglang may humatak sa kwelyo nito na nagsanhi ng pagkakatalsik nito sa labas ng sasakyan. Kabadong-kabado pa rin kami ni Mama ng mga sandaling yon. Ngunit ang takot na aking nadarama ay biglang napalitan ng kaginawaan. Nang makita ko na sumilip mula sa labas ang nakangiting mukha ni Jacob. Hindi ko alam, pero ng mga sandaling yon ay parang may kakaiba akong napansin sa kanya. Doon ko lang napagtanto, may tsura din pala ang manliligaw kong ito. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at nagmamadali akong nagtungo sa kanya. Maging ako ay nabigla sa aking nagawa nang mabilis akong yumakap sa kanya. Muli
ay nahaggan ko ang bisig niya. Bisig na kung saan ay nakakadama ako ng kaligtasan. Matapos nga ang pangyayaring yon ay hindi ko na muling nakita pa si Hector. At dahil sa ginawang pagliligtas sa amin ni Jacob ay nagkaroon ito ng malaking pogi points kay Mama. Nagtagumpay siya na kumbinsin itong payagan na siya na makadalaw sa bahay. Mula nga nun ay napapadalas na ang pagdalaw sa akin ni Jacob. Gaya ng dati ay hindi pa rin ito nagmimintis. Panay pa rin ang dala nito ng kung ano-anong regalo para sa akin. Ang sabi ko nga ay huwag na siyang mag-abala, lalo na kung pagkain. Kasi naman madalas siyang magdala ng mga lutong ulam. Specialty daw yon ng kanyang nanay. Eh syempre, bilang modelo ay inaalagaan ko ang hubog ng katawan ko. Kaya't hindi ako kumakain ng kanin or mga ulam. Madalas ay prutas at gulay lang. Pero sadyang makulit itong si Jacob. Sabi niya, kahit tikman ko lang daw. Sinigundahan naman iyon ni Mama. Sabi niya ay sobrang sarap daw talaga. Napakagaling daw magluto ng nanay ni Jacob. Maging siya daw kasi ay napabilib sa lasa nito. Ewan ko kung paano nila ako napapayag. Siguro dahil na rin sa kakulitan nila, kaya kumain na rin ako. Tama sila, masarap nga. Habang tumatagal ay hindi ko na maitatanggi. Unti-unti na siyang nagkakaroon ng puwang sa aking puso. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Hindi ko pa kasi nararanasan ang umibig. Naguguluhan ako. Bahala na. Isang araw ay nagbalik na mula sa bakasyon si Yaya Biring. Sakto din naman ang pagdalaw ni Jacob sa bahay. Hindi ko maipaliwanag pero parang sinisilihan ng puwet nito nang magtama ang kanilang paningin si Yaya Biring. Kaagad itong nagpaalam. Hindi ko na nga nagawang tanungin yon. Basta bigla na lang siyang umalis na tila may iniiwasan. Napaisip talaga ako, bakit ganon? Bakit ganon ang ikinilos ni Jacob? Sa puntong yon ay medyo naguluhan ako sa aking sarili. May puwang kasi sa puso ko na nagsasabing habulin ko siya at pigilan. Ito na kaya yon? Ito na ba ang tinatawag na pag-ibig? Mahal ko na ba si Jacob? Matapos nun ay kaagad namang kinuha ni Yaya Biring ang mga pagkaing dala ni Jacob. Tila nagmamadali pa ang matanda at kaagad na nagtungo sa kusina. Sakto naman patungo din ako doon para kumuha ng maiinom. Laking pagtataka ko nang makita kong inilalagay ni Yaya Biring sa isang black bag ang mga ulam na dinala ni Jacob. Nang tanungin ko siya kung bakit ginagawa niya yon, ay nanlalaki ang mga mata nitong humarap sa akin at nagwika ito ng "Diyos ko, Iya! Iwasan mo ang lalaking yon habang maaga pa!" Medyo natigal-galan pa ako nang marinig ko ang mga sinambit na yon ni Yaya. Napakunot ang noo ko. "Yaya, ano bang sinasabi mo? Bakit? Kilala mo ba si Jacob? Teka, bakit nga ba kasi tinapon mo yung mga dala niyang pagkain?" Sa puntong yon ay nakita na din ni Mama ang ginagawang pagtapon ni Yaya sa mga ulam na yon. Maging ito ay nagtaka at tinanong na rin ang matanda. "Makinig kayong mag-ina. Ang lalaking si Jacob ay hindi tao." "Ha? Ano ba sinasabi mo, Yaya? Kakagaling mo lang sa probinsya nyo, nagkakaganyan ka na. So kung hindi siya tao, eh ano? Huwag mong sabihin multo." "Iya, makinig ka. Nagmula ako sa angka ng mga babaylan sa aming lugar. Alam ko kung tao o hindi ang mga nagkakasalamuha ko.
Nakakasiguro akong ang akob na yon ay isang aswang. Biring, ano ba yung mga sinasabi mo? Ano bang aswang? Meron bang aswang na sobrang gwapo at matipuno? At isa pa, malaki ang utang na loob namin kay Jacob. Iniligtas niya ang buhay naming mag-ina. Huwag niyong sabihin na nakakain na kayo ng pagkaing hain niya. Ang pagkain na yon ang dahilan kung bakit nagkaganon sila Melay at Tinay. Jana, sinusubukan kang hawaan ni Jacob ng pagiging aswang niya. Yaya Biring, please. Stop it, okay? Hindi ko nalang binigyan ng pansin si Yaya Biring at lumakad na ako papasok ng kwarto ko. Nag-uumpisa na rin kasi akong mawirduhan sa matanda. Aswang? With this modern day technology, isa pa, there's nothing wrong with the food na dinadala ni Jacob. And besides, sobrang sarap nga nun. At kita naman sa karne na hindi yun karne ng tao. My gosh, ang dami ko nang iniisip. Dumadagdag pa tong si Yaya Biring. Kinabukasan, after ng pictorials, ay sobrang pagod ang naramdaman ko. Sobrang malas pa dahil tumirik ang kotse ko sa isang masukal na parte ng daan. Lalo pang nadagdagan ang stress ko ng araw na yon nang hindi ko na mapatakbo pa ang kotse ko. No choice, kailangan ko tumawag ng tulong. Habang ini-scroll ko ang phonebook ng cellphone para sana tawagan si mama, ay napansin ko ang isang mensahe. Nagmula yon kay Jacob. Hindi ko maipaliwanag, pero parang gumaan yung loob ko. Yung tipong nawala bigla yung pagod ko. Dali-dali kong binuksan ang mensahe na yon. Nagulat pa ako nang mabasa ko ang nilalaman nun. Need help? Agad kong inilibot ang aking paningin sa paligid. Hindi naman ako nabigo nang matanaw ko si Jacob na nakangiti sa akin habang nakatayo sa gilid ng kotse ko. Nag-offer ito na ihatid ako sa bahay. Naiwan ang sasakyan ko sa lugar na yon, pero wag daw ako mag-alala at siya na ang bahalang magpagawa ng bukas. Habang nasa biyahe kami papauwi ay nahuhuli ko pa ang panakanakang tingin sa akin ni Jacob. Matatamis ang mga ngiting pinapakawalan nito. Sa isip-isip ko ay papaano na lang kaya kung walang Jacob na dumating sa buhay ko. Sino kaya magliligtas sa akin sa tuwing nasa balag ako ng alanganin? Shit, teka, ano tong nararamdaman ko? Hindi kaya ilab na rin ako sa lalaking to? Hindi nga nagtagal ay nakarating na kami sa bahay. At tulad ng dati ay may bitbit na namang lutong ulam si Jacob. Agad ko namang tinawag si Yaya Biring, ngunit si mama ang lumapit. Sabi nito ay nagpaalam kanina si Yaya. Sasaglit daw ito sa kamag-anak niyang may sakit. At dahil nakaramdam na ako ng gutom, ay ako na mismo ang nag-asikaso ng hapagkainan upang makapaghapunan na kami. Masaya kaming nagsasalo-salo sa lamesa. Ako, si mama at si Jacob. Medyo naninibago din talaga ako kay mama dahil sa unang pagkakataon ay naging magiliw ito sa aking manliligaw. Nagpatuloy lang kami sa pagkain habang masayang nagkukwentuhan nang bigla kong mapansin ang kakaibang reaksyon sa mukha ni Jacob. Tila ba hindi ito mapakali at parang naiinitan. Tinanong ko ito kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Maging si mama ay nakita kong nag-aalala sa aking manliligaw. Ang sabi nito ay okay lang naman daw siya. Medyo maalinsangan lang daw. Akmang tatayo na ako upang buksan ang electric fan. Nang magulat ako sa malakas na pagpalahaw na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Boses yun ni Jacob. At nang lingunin ko siya ay nabigla ako nang makita kong halos maglupasay na siya sa sahig.
Napansin ko din, medyo umuusok yung katawan niya. Halos hindi na siya makagalaw pa. Agad kong nilapitan ang kaawa-awang si Jacob. Sa puntong yon ay nakaramdam ako ng takot. Takot hindi dahil sa nakikita ko, kundi ang posibilidad na kung anong pwedeng mangyari kay Jacob. Oo, ayoko na siyang mawala pa sa buhay ko. Tuluyan na nga kaming nataranta ni Mama. Hindi na namin alam kung ano ang dapat gawin. Hindi ko na rin kasi makausap si Jacob dahil wala itong tugon kundi ang pagsigaw ng malakas na tila ba nakakaramdam ng iba yung sakit. Halos mapaitat pa ako sa aking pagkakaupo sa sahig nang biglang may pumasok na mga tao sa aming bahay. Nasa lima ang bilang ng mga ito at halos mga katandaan na lahat. Napansin ko pa ang hawak na baon ng nyog ng isang matanda lalaki. May tali yung alambre at nagbubuga ng makapal na usok. Narinig ko din na tila nagdadasal ang mga ito. Pero hindi ko naman maintindihan ang mga sinasabi nila. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Bakit kayo pumasok dito sa bahay ko? Walang tugon ang mga ito hanggang sa nakita kong pumasok na rin si Yaya Piring. Nasa likod siya ng mga taong yon. Iya, tulad ng sinabi ko sa'yo, layuan mo ang lalaking yan. Isa siyang aswang. Yaya Piring, ano ba yung aswang na sinasabi nyo? Hindi totoo yan! Ano ba ginagawa nyo kay Jacob? Itigil nyo yan, pakiusap! Muli ay nanlaki ang mga mata na matanda habang tila pinapagalitan ako. Ang sabi niya pa ay tuluyan na kaming napasa ilalim sa hipnotismo at kapangyarihan ni Jacob. Hindi raw siya makakapayag na tuluyan akong makuha ng aswang na yon, kaya't kailangan daw nilang gawin ang mga bagay na ito. Maya-maya pa ay lumakad ito patungong lamesa. Kinuha nito ang isang malukong na naglalaman ng ulam. Nagtaka pa ako nang akmang pinatakan niya ito ng kalamansi. Matapos nun ay inilapit niya ang ulam sa aking mga mata. Nagimbal ako nang mapansin kong unti-unting nagbabago ang itsura ng minuto na kanina lamang ay aming pinagsasaluhan. Mula sa katakam-takam ay naging mukha itong dinuguan. Bahagya pang hinalukay ng kutsara ni Yaya Piring ang ulam na yon. Doon na tumambat sa akin ang iba't ibang parte ng katawan ng tao. Merong tenga, may mata, lamang loob at kung ano-ano pa. Hindi ko rin kinaya ang masangsang na amoy nun, kaya't kaagad kong ibinaling ang aking paningin sa ibang direksyon. Sa puntong yon ay unti-unti na akong naluha habang nakatitig kay Jacob. Hindi ako makapaniwala. Totoo nga ang sinasabi ni Yaya Piring. Natanaw ko ang namumugtong mga mata ni Jacob. Alam kong ang mga luha nitong nagsisimula ng magunahang pumatak ay hindi sanhi ng pisikal na sakit na kasalukuyan niyang nadarama. Bagkos ay napapanaag ko sa kanyang mukha ang iba yung pagsisisi at kagustuhang humingi ng kapatawaran sa kanyang mga nagawa. Hindi nga nagtagal ay nag-umpisa na itong magsalita. Ah! Jana! Totoo ang sinabi ng yaya mo. Isa nga akong aswang. Nang marinig ko yon ay nakadama ako ng kurot sa puso. Doon ko napagtanto, mahal ko na si Jacob. Nasabi ko yon kasi kung hindi ko siya mahal, kaya kong baliwalain ang lahat ng mga ito. Dahan-dahan akong tumalikod at mabagal na naglakad. Muli ko na namang narinig ang tinig ni Jacob. Jana, patawarin mo sana ako.
Hindi ko sinasadyang gawin ang mga bagay na to. Inaamin ko, nung una, hindi naman kita gusto. Sinusunod ko lang propesyang sinasabi sa akin ng aking mga kalahi na ikaw at ako ang itinadhana. Kung tutusin, kaya kitang kunin ng pursahan at dalhin sa amin. Ngunit, hindi nagtagal ay tuluyan na akong umibig sa'yo. Panandalian akong napahinto sa aking ginagawang pag-akbang at napaisip sandali. Naririnig ko pa rin ang patuloy na pagsigaw ni Jacob. Sa puntong yon ay tuluyan ng umagos ang mga luha sa aking pisngi. Parang sasabog na ang puso ko, kaya't agad akong napatakbo sa labas ng bahay. Sa ngayon, masaya na akong namumuhay bilang isang butihing ina ng tatlong makukulit na supling. Dito ko na rin piniling mamuhay sa isang liblib na probinsya kung saan ay tahimik at malayo sa gulo. Isang lugar kung saan ay nakakamtan ko ang tunay na kapayapaan kasama ng aking pamilya. Malayo sa mga taong mapangusga, mga taong hindi makakaunawa sa desisyong pinili ko. O mahal, inumaga ka yata. Nag-aalala tuloy ako eh. Pasensya ka na mahal. Nahirapan kaming manghuli ng mga mababangis na hayop. Sa tingin ko, kailangan pa nating dagdagan ng mga alaga nating mga hayop para hindi tayo kapusin sa pagkain. Lumalaki na mga anak mo. Tumatakaw na sila sa karne. Okay lang yun, mahal. Basta ba sa karne lang ng hayop sila matatakam? At hindi sa karne ng tao. Oo, tama kayo. Si Jacob ang nakatuluyan ko. Noong gabing yon ay hindi ko kinayang marinig ang pagtangis ni Jacob. Muli akong bumalik sa loob ng bahay upang pakiusapan si Yaya Biring. Sa kabutihang palad ay nakinig naman ito sa akin. Pumayag silang buhayin si Jacob sa kondisyong hindi na ito kakain o titikim pa ng karne ng tao. Buong katapatan naman itong sumumpa sa mga babaylan na kanyang kaharap. Simula noon ay natuto na kaming kumain ng karne ng hayop at iwasang mahayok sa karne ng tao. Hindi nga nagtagal ay tuluyan na kaming nagpakasal at nagsama ni Jacob. Namuhay kami dito sa malayo at liblib na lugar. Dito na rin kami nagumpisang magtayo ng sariling pamilya. Masasabi kong masaya ako at kontento na sa buhay ko. Wala na akong mahihiling pa. Iba pala talaga kapag nahanap mo na ang totoong para sa'yo. Kahit sino pa siya o kahit ano pa siya ay matatanggap mo. Maging ang kalamansi ay hindi kinayang hadlangan ang aming wagas na pag-iibigan.